What's up mga kapwa? Pinultan muna natin ang KOU na Swirl, si Hera, kasi tuturuan ko kayo magpaputok. Bagong lahat, syempre, shoutout muna sa Fito. Alam nyo ba, meron na tayong bagong host. Ang preno, kakabit natin to kay Victoria. And yun din ang pagbabalik ni Victoria soon. Yan, oh. Pogi. Kagandaan dyan guys, meron siyang kasama mga ori. Ngayon, oh. Mga kaper. Kaper na washer. Buksan natin, kabit natin to kay Victoria soon. Flex ko lang sa inyo. Ang ganda, oh. Goods to sa mga naka-street GP. Nagagalaw mo siya, tas nahihigpitan mo para sa mounting. Yan, madali mo siya ma-adjust. Ganda pa ng kulay. Oh, premium na premium ang kulay, guys. Meet natin to soon kay Victoria. Ayan si Victoria, natutulog eh. Bagong-bago yan, mga kapwa. Alam ko, magre-release sila ngayon ng bagong kulay nito, kaya abangan nyo. Cobra X. Ogi! Nandito na ang Solar Boys. Shoutout kay Matt Roy, kay John Rich, tsaka kay Ichan. Ayan, Swirl ang gamit natin. Testing muna natin. Eh, hindi ko magamit dito sa iPhone ko yung app. Minsan nagka-crash, minsan ayaw gumana. Tuturo ko lang sa inyo guys. Wala na kayong gagalawin dyan sa ECU nyo. Tsaka na natin yan itatakel. Dito muna tayo. Punta lang kayo sa tune. Papaliwanan ko sa inyo maigi to mga kapwa. Kasi ang hirap maghanap ng tutorial na madali dito. Ayan, punta lang kayo sa digital I.O. Tapos launch control. Dito lang guys. Walang specific na speed. Hanapin nyo kung ano yung magandang speed na aayon sa inyo. Pwedeng 200, pwedeng 1,000, pwedeng 10,000, pero from 0 to 10,000 ang speed niyan. Hindi kayo mag-set, halimbawa 5,000. Tapos, yung RPM, kung saan puputok yung launch control. So, halimbawa, seset mo to ng 5,000 RPM, puputok yung launch control. Alam naman natin, guys, kung ano yung launch control. Ang launch control, ginagamit talaga yan, originally, sa launching, yung primera. Isasagad yung throttle, tapos, ganon, para nagkakat. Para mabigyan ng traction yung motor para umarangkada na maayos. Pero dito sa atin, since paputukan, ginagamit siya na paputok lang talaga. And take note, kapag naglo-launch control kayo dito, nirolling nyo yung motor, mawawala yung launch control. Kasi nga, nasesense niya na tumatakbo na yung motor, mag-o-off yung launch control. So kung sinet mo ng 5,000, hindi yan puputok ng 5,000 RPM. Man sa ignition style, style talaga yan ng ignition, yung pagputok yan. Ngayon, sa 130, dito madalas, nakukuha yung putok na sunod-sunod. Tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat. Ganon. Meron namang iba dyan, tatatatat, minsan ganon. Depende na lang sa ignition style kasi iba-iba ng ignition style. Hanapin nyo lang yung magandang ignition style na aayon sa inyo. Pero dyan sa 130, okay yan. At saka 99, somewhere, bahala. Bahala na kayo kung anong value. Halimbawa yan, 99. Kapalit kayo, send nyo lang tapos load. Ayan, para mag-save yan. Para kahit patayin, yan pa rin ang nandyan. Patayin natin yung anti-lag. Na natin yung ano. Yung launch control pag pumutok sa 5,000 RPM. Babaan lang natin RPM. 99 yung ignition style, speed 5,000 Hz, RPM 5,000 RPM. Launch control yan ha. Ayan yung papapapapap. Pwede mong iset yan kahit anong taas ng RPM puputok yan. 'Di sa sinet nyo na RPM, kukonekta lang uli natin to. Oh, ngayon guys, pag i-tune nyo ulit, ayan, punta lang kayo sa tune, digital I.O. Punta lang kayo dyan sa launch control. Ngayon, isineset tong launch control sa higher RPM. Bahala na kayo kung saan nyo iseset, pero usually, isineset to sa high RPM. Para yung sa low RPM mo, o mid RPM, sorry. Yung mid RPM, yun yung tinatawag natin na anti-lag. 1,000 lang tayo lagi nagpapaputok mga kapwa. Soon, sasagad natin yan. Tapos, ignition style, 130. Kasi dyan umuugma. Ngayon, pwede kayong mag-try or hahanapin pa rin natin yung mas magandang putok na talagang ulam na ulam sa motor. Pati yung speed, pwede nyong baguhin yan. Bahala kayo. Tapos, anti-lag. Pag inon natin yung anti-lag na yan, o na yung anti-lag, less than 70% ng TPS, puputok yan. Pag lumampas ng 5,000 RPM, puputok yan. Pag pumutok yan, tataas ang RPM. Pag bumaba ulit ang RPM, bumalik ng 5,000 RPM, puputok ulit yan. Kaya ang tunog nyan, putol-putol na
maiiksi. TPS 70%, tapos RPM 5000 RPM, ignition style 130 kahit alin. Kahit 98, 100, depende na sa inyo. Hanap lang kayo ng uugma talaga. O, meron tayong launch control sa high RPM at meron tayong anti-lag sa low RPM o mid RPM, 5000 RPM yan. 5,000 tsaka 10,000 may pumuputok. Pag naka 20% yan, pag lumampas na ng 20% yung throttle mo, lumampas na sa 20% na throttle yung throttle mo. No, katulad niya, no? 5,000. Buhay natin, ha? 20%. Pag naka 20% na yan, dadiretso na yung RPM niyan, pataas. Ano, ha? Buksan mo ngayon yung launch control, depende sa RPM mo. So halimbawa, 10,000 RPM or 13,000 RPM, siguradong puputok ng malakas yan kasi 13,000 RPM na. Sa high RPM, launch control ang puputok. Sa low RPM, send muna natin yan, tapos load. Mid RPM, anti-lag naman. Ang anti-lag, ginagamit talaga yan sa mga sasakyan. Pero dito, since paputukan lang, explain ko sa inyo, anti-lag. Less than 70% ng throttle mo, gagana ang anti-lag. Puputok yan, tak, 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 ganon. Pwede kayong mag-fuel add, pwede rin hindi. Dito kasi sa atin, mga kapwa, mas okay na magbawas ng gasolina. Kasi nga, yung motor natin, 166cc lang to guys, 166cc lang. 66mm na black, yung bore niya 66mm, tapos yung stroke niya, stock pa rin, 48.8 pa rin yun. Wala tayong binago doon. Kaya 166cc lang din ang motor natin. Ngayon, yung injector natin, 200cc yun. Pero hindi nangangahulugan na 200cc, automatic. Ah, pang 200, ganyan-ganito. May tamang sukat yan. Sukat yun ang volume na kayang ilabas ng injector mo. Standard nila yon. Ngayon, sobra-sobra ang gasolina na nilalamon ni Hera kasi nga 166cc lang. Usually, nagbabawas pa kami sa injector. Hindi sa lahat ng pagkakataon okay na magdagdag ang gasolina. Minsan, mas okay pa na magbawas. Minsan, nagbabawas kami sa injector. Mas lumalakas yung sabog. Kasi hindi niya kayang i-burn yung sobrang daming gasolina. Pag dinamihan mo ng gasolina, hindi niya rin kayang sunugin. Kung makikita nyo, yung fuel add natin, 0%. Ayan, 0% yan. Ito nyo, 0%. RPM 5,000. Kahit anong RPM, guys. Walang problema yan, kahit anong RPM. Ang punto lang din yan, greater than 5,000 RPM. Yung RPM nyan, hanggang dun lang. Pero pag bumalik yan ng 5,000 RPM, puputok ulit yan. Pak! Pak! Gaganon yan. Kaya parang ang nangyayari, bumabalik-balik siya ng 5,000 RPM. 5,000 RPM siya, pumuputok ng paisa-isa. Tapos bumabalik-balik lang. Pumuputok-putok siya. Anti-lag yun. Ignition style, kahit anong ignition style hanapin nyo, pero the usual, 90 plus. Tanan nyo ha, 98 something. Testingin natin to. 98 ha, 98. Yung ignition style, kung meron lang tayong list o graph ng ignition style, mas maganda. Kaso wala. Thank you.
ilagay natin siya sa mid. 8,000 RPM. Gawin natin 130 ulit. Tignan nyo kung ano nag-iba. Tapos 10,000. Puputok yan, tignan nyo. O ngayon guys, alam nyo na kung paano magpaputok ng mid RPM at saka high RPM. Yung iset yung high RPM sa 13,000, bahala kayo at your own risk. So yan mga kapwa, in-explain ko na sa inyo ng maayos, naiintindihan nyo na ng maayos kung ano yung mga figures na ginagalaw dito. Ngayon, pwede nyo pa yung i-modify para mas maging epektibo yung pagputok niya. Pwede kayong magbawas sa gasolina, pwede kayong mag-advance or retard ng ignition, bahala na kayo. So susunod, ituturo ko sa inyo yung idle rumble naman. Hindi ko magawa dito mga kapwa kasi hindi to pro version. Meron akong pro version dito sa cellphone na to, kaso nga lang, naghahang siya, ayaw niyang gumana. Minsan gumagana, minsan hindi. Napagana ko siya parang once or twice lang. Bumili-bili pa ako ng Pro. So ang gagawin ko, parang mas okay na Android. Try natin sa Android na cellphone naman. And magtatanong kayo. Lahat dyan, wala tayong binago. Standard lang yan as in. Wala kayong ibang babaguhin dyan. Standard na pasok lang. Start dito lang. Digital I.O. Para hindi kayo malito. Ganyan yan. Launch control, 10,000 RPM, 130 speed, 5,000 Hz. Hertz kasi... Ang hertz kasi mga kapwa, frequency yan. Frequency ang tawag dyan kung ganun ka-frequent yung pagputok. Ngayon, hindi naman natin nabibilang yung pagputok na yan. Hindi natin rinig yan sa tenga natin. Uy, 5,000 hertz yun. Uy, 1 hertz yun. Uy, 2 hertz yun. Ganun, hindi natin mabibilang. Kaya dito sa speed, more on hula-hula lang. Maniwala kayo sa akin. Ignition style, more on hula-hula lang din. Pero 130, tumutunog ng maayos. 98, 99, pwede kayong maghanap ng kahit ano. Hindi komot yung ignition style nyo, nakasagad ng 225A antimano, maganda na ang putok nun. Hahanapin nyo lang talaga kung saan siya pumuputok ng maganda. Antilag, ayan, kung gusto nyong gayahin guys, feel free, ayan, screenshot nyo na lang. O, tinan nyo mabuti. TPS, pwede nyong 80% para yung putok niya malakas. Nakalubog na kayo ng throttle, hindi pa rin umaalis sa low RPM o sa mid RPM. Ito, set natin to ha. Pagpalagay na nating 4,000 RPM. Ang mangyayari kasi dyan, kahit anong lubog mo dyan, hanggat hindi siya lumalampas ng 80% or less than 80% lang ang throttle mo dito, hindi pa rin siya hihiwalay sa low RPM. Tignan nyo ha. Lumampas na ng 80% yung throttle mo, puputok na yung high RPM. Pero syempre, wala kasi tayong kill switch eh. Ngayon mga kapwa, syempre, huwag niyong paglalayuin. Yung anti-lag dapat medyo-medyo malapit din siya. Kasi katulad kanina, from 80% na throttle, galing ka ng 4,000 RPM, nakalubog ka na. Ibig sabihin, malulunod yung makina mo. Kaya pa rin niya, kaso nga lang parang ang pangit pakinggan. Kaya, pag didikitin nyo yan, yung anti-lag, pwede nyo iset yan sa 6,000 RPM. Depende sa inyo. Ito namang time kasi, ito yung time na nagdadagdag siya ng gasolina. Ngayon, hindi na natin kailangan yan kasi nga, wala tayong inad na gasolina. More on ignition style lang. So, actually, iba talaga ang function ng anti-lag at launch control. Iba ang purpose talaga niyan. Ngayon, kung pampaputukan lang, kaya tayo nagseset ng ganyan na mga values diyan para mapaputok natin ng maayos, pero hindi naman talaga para doon ng anti-lag at launch control. Pero syempre, nandito na tayo sa show, gamitin na natin. O yan, gayahin nyo. Kung gusto nyo, 80% or 70%, pwede na yan, okay na yan. Ang ganda lang, pag mataas ang TPS mo, talagang ang lakas ng sabog niyan. Talagang bang, 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 bang. Ganun talaga. Nandito naman sa launch control, 10,000 RPM. Mas mataas na RPM, mas malakas ang hiyaw.
Kaso nga lang, syempre, more risk para sa motor mo. Kaya hanapin nyo lang yung RPM na safe para sa inyo, tulad nito sa amin. 10,000 RPM lang. Pero pwede natin yung iset ng nasa mga around 12,000 or 13,000. Bahala na kayo. Kahit anong RPM nyo iset yan, walang problema. Kaso nga lang, syempre, delikado yun. Wala tayong ginalaw dyan, no? TPS enrichment, 0-0 yan lahat. Compensate, naka-default lang din yan. Idle rumble, wala din. TPS, 0.29, no? Standard lang yan, guys. Standard lang talaga yan. Eto, TPS, 100%, tapos 0 yung map. Okay lang yan, walang problema yan. Kahit 80%, 20 dito, walang problema. Pero mas okay na sa akin yung 100% na TPS. PM o 1,000, tapos 13,000. Ang ginagawa ng iba dyan, ganito, 1,000 number. Tapos itatype mo lang dyan, 1,000. Oh, sige, gawin ko na nga din. Kasi kumbaga, calibration lang to eh, ng mga RPM o mga values. Kita nyo, 2,136, ganyan, and so on. Tapos ito, 13,500. Number 13,500. Yan. Okay, tapos i-click mo yan. Link mo. Yan, link lang yan eh. Link. Kumbaga, auto sukat ng mga RPM kung saan pwede. Send, tapos load. Ngayon, bakit mo ba kinakalibrate yan? Para yan yung mga values na makita mo mamaya. Ayan, 2,100. Tandaan nyo na lang to. 5,545, ha? Ito kasi ang lalabas dyan sa injector pag sinet mo. Makikita mo yung mga values na yan. Kita nyo yung injector namin, naka 0, oh, diba? Ayun o, oh, 5,545. Kita dyan? 5,545 din ang lumabas. Kumbaga, ayun yung values na magkakasunod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 na columns yan. Ayan, 12 na columns. Ganon din dito sa kinakalibrate mo. So, pwede mong iset yan ng iba-iba. Pwedeng 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Bahala na kayo. Pero yan, naka-automatic naman yan. Auto-sukat yan. Ito yon yung link. Kasi hanggang minus 10 lang ang non-pro. Yung hindi pro na version ng pang ECU dyan, hanggang minus 10 lang. Pero sa pro, parang minus 50 yata, tsaka plus 50. O, minus 10 natin yan. Ayan, minus 10 yung value. Nagbawas tayo ng gasolina, ha? Pagbabawas at pagdadagdag ng value sa injector, depende sa injector nyo. So, katulad nito, nakaano tayo, 200cc, ibang ibubuga nito kumpara sa ibubuga ng stock. Ito, 200cc, pwede ka pang magbawas kasi sobra-sobra yung naibibigay niya na gasolina. So, yun lang mga kapwa, sana nakatulong. Soon, ituturo ko sa inyo yung ignition timing, kung may pwede pa kayong i-adjust doon para lumakas ang putok. Para mas malakas ang sabog, ganun, yun naman ang mga gusto nyo. Pero ito, sigurado makakatulong to sa inyo, guys. Well, explain na yan. Ayun yung inaantay nyo, guys. Susunod, yung idle rumble, gagawin natin yan. Mas maraming parameters ang pwede mong galawin kapag naka-pro. See you again.